Naruto. Naruto, ang programang tututok sa serbisyo publiko. Kompleto rekado, balita, serbisyo publiko. On the go! May bonus pang mga payo sa kalusugan at biyahe sa iba't ibang dako. Samahan natin sina Dr. Rachel Go, Gani Oro at Senador Bongo sa On the Go! Hoy! On the go na po tayo. Ay, magandang hapon po sa inyong lahat. It's 5:30 in the afternoon once again. Magandang hapon po, Bansang Pilipinas at sa lahat po ng mga Pilipinong nanonood sa atin sa buong mundo. Ang inyo pong lingkod, Gani Oro, inyo na naman pong mapapakinggan, mapapakinggan na, mapapanood pa dito sa himpila ng DWIZ 882 sa inyong mga radyo. Kami po isa sa inyo, alas 5:30 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi ngayong araw na ito ng Wednesday. Anong araw na ba ngayon? 40 na tayo? Ikalabing apat na tayo. Ryan, magandang hapon sa iyo. Yes, magandang hapon, especially dun sa ating mga taga-subaybay, lalo na sa mga nag-FB na ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo at hindi lamang sa Pilipinas. At syempre, mamaya ay abangan nyo ang ating mga aktibidades ni Senator Bongo, kaya tutok lamang po kayo sa ating programa. At ngayong araw po ito, maliban po sa pagtutok natin sa mga naglalakihang mga balita, mga sariwang impormasyon at mga ulat ng ating mga Metro Patrol at mga tagapaghatid balita mula sa labas ng impilan, meron ho tayong mga espesyal na mga panauhin ngayon. Yes, sir! Ayan. Tayo po'y sasaludo at magbibigay daan po naman sa mga kaibigan natin mula sa Philippine Marine Corps. At siyempre, hindi lang po mga sundalo, kundi yung mga spouses nila, yung mga may bahay po na mga sundalo na member ng Philippine Marine Corps Officers Spouses Association. At mamaya ang direktor ng Philippine Marine Corps Public Affairs Office ay atin pong makakasama sa ating palatuntunan para po bigyan po kayo ng impormasyon at paanyaya sa isang event na kanilang gagawin. All right, si Doc Go, mamaya makakasama natin ano. Bueno, ngayon po ay Wednesday. Naku, nasa kalahati ang buwan na tayo ng buwan ng Agosto. Buwan ng wika pa rin po ngayon. So salamat po naman sa mga Pilipinong nagmamahal sa ating wikang pambansa. Makakasama ho nating maglilingkod sa inyo, siyempre sa ating production, ang ating technical engineer, Fred Belamala Jr., senior. Fred Belamala Sr., ang ating technical director, ang ating mga news writers sina Judith Strada Larino at Krista De Dios, ang ating mga masisipag din ng mga social media producers, Christelle May Dayang, Yasmin Pantalyon at Jisrael Santillan, at ang ating production assistant, ang ating communication assistant, Lynn Legarteja. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating paghahatid ng mga balitang on the go, balitang bago. Sa atin po namang mga balitang bago, puspusan po ngayon ang ikinakasang case build-up ng pamahalaan laban sa higit 60 empleyado ng Bureau of Customs na sinibak ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa corruption. Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, aba ay nangangalap na po sila ng karagdagang ebidensya para maging selyado na ang mga isasampang kaso laban sa mga ito. Eh bakit ngayon lang mga ngalap? Dapat ang pangangalap ng ebidensya ay noon pa. Eh ngayon ay nakakapag-ingat na po yung baka na itago na yung lifestyle check. Yan, bago simulan at ilantad no ang investigasyon, dapat meron na kayong mga patio ng mga investigation o lifestyle check sa kanila. Kung yung kanilang mga tinatangkilik na mga properties, mga ari-arian, mga gamit ngayon at yung uri ng kanilang pamumuhay ay para bang hindi nagtutugma sa kanilang sinisweldo. Magkano ba ang sweldo ng isang empleyado ng Bureau of Customs at magkano ba ang kanilang sasakyang nabili? May mga kondo ba yan? May mga properties ba yan? May mga lupain ba yan? Ah? At kaugnay po ng balitang yan, binabala rin ni Pangulong Duterte na kung hindi magkukusang magbitiw sa pwesto ang mga naturang tiwalig opisyal, ay titiyakin niya na mawawala ang lahat ng mga ito. Sa ngayon, sinabi naman ni Panelo na inilagay muna sa floating status ang 64 na opisyal hanggat nagpapatuloy ang imbestigasyon ng pamahalaan laban sa mga ito. Eh
dapat hindi lang ho mga tauhan ng Bureau of Customs, lahat na mga nagsisilbi sa ating pamahalaan mula sa mga ahensya ng gobyerno hanggang sa mga elected officials. Eh, ngayon pa lang, bago sabihing imbestigahan kayo, dapat meron na kayong case build-up, ika nga, meron ng mga impormasyon. Oras natin sa buong kabuluan, meron na po tayong 40 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. Balikan na natin si Ryan para sa mga balitang on the go para kay Senator Bongo. Okay, hinayag ni Senator Bongo ang kanyang pagkabahala sa lumalalang issue ng mabigat na daloy ng trapiko sa bansa, lalong-lalo na sa Kamaynilaan, kaya naman hinihimok niya ang kanyang kapwa mambabatas sa hearing ng Senate Committee on Public Services na magkaroon ng political will at gawing prioridad ang interes ng mga tao upang maresolba ang problema sa trapiko. Sinabi ni Senator Bongo na malaki ang nawawalang kita dahil sa problema sa trapiko noong 2018 lamang ay lumabas sa balita ng pahayagan ng Japan International Cooperation Agency o ng JICA na mahigit at 3.5 billion ang daily losses ng ating natamo sa 2017 dahil lamang sa traffic sa Metro Manila. Dagdag pa ni Senator Bongo na hindi lamang volume ng sasakyan ang problemang ito na ating kinakaharap, ay halimbawa na lamang ang issue ng road obstruction that is recently been one of the most violated traffic laws. Kaya suportado ni Senator Bongo ang layunin ng committee na magkaroon ng integrated transport terminals sa bansa upang mainganyo ang mga tao na gumamit ng public transportation. Ahay! Dire-diretso po tayo sa paghahatid ng mga importante o mga mahalagang balita. Labas na muna naman tayo ngayon. Lalabas tayo ng studio para bigyan daan ang report ng ating Metro Patrol. Metro Patrol. Wala naman sa lalawigan ng Rizal ang ating Metro Patrol na si Tata Ray Abelia mag-uulat sa atin. Tata Ray, magandang hapon. Okay, maraming salamat gani at ganyan kay Ryan ano, at kanina galing ang Metro Patrol dito sa lalawigan ng Rizal. Patrol na dito sa Kumlik sa bayan ng Angono. Nadatan ng Metro Patrol na yung mga gustong makuha ang kanilang mga Kumlik ID. Dangan niya lamang ayon dito sa mga naturang personnel ay wala na. Wala na silang maabot ang mga naturang Kumlik ID. Gayunpaman, start pa ito ng year 2014 as of now, ay pwede makuha nila ang mga hindi pa nakukuha ang kanilang mga Kumlik ID dito sa naturang opisina. Gayun pa man ito ay nakanta pa rin dito at parang di sila maabala o magisusan, patron na ay pumunta sa kanilang mga barangay na nasa sakupan. Doon ay makikita sa binigil nilang master list kung sila ay may makiklaim na Kumlik ID na sa gayon ay hindi na sila makapunta dito sa naturang opisina sa mismong sa bayan ng Angono, Rizal. Karagdagan diyan. Punta rin tayo dito sa impile ng polisya, kinukumusan naman natin ang sa 24 hours dito, patron na ang kailang duty dito sa naturang bayan. Wala naman nakatala sa mga naturang plotters kung ano nangyayari sa nakalipas sa 24 na oras. Gaya pa man, mga usapin, pamaragay lamang anadulog sa kailang information at ito ay kailang binibigyan ng attention naman at maliliit na kaso naman ay kanila mo na-refer ito sa kanilang mga barangay na nasasakupan sa naging takbo ng kanilang reklamo. Yan ang ating mga update mula dito sa lalawigan ng Rizal. Kami na patrol, Tata Ray, Aragon Sabella, nagulat sa impilang may tudulakas, DWIC. Maraming salamat, Tata Ray Abelia. Aba, naku, daan-daan na palang flights. Itong nagpatupad ng rescheduling ng kanilang mga flights, ano? At apektado na po ang napakaraming mga pasahero nito sa harap po ng dalawang araw na pagkabalam ng kanilang mga biyahe dyan sa Hong Kong Airport. Nagpapatuloy po ngayon ang operasyon ng Hong Kong Airport matapos muling magkainitan ang mga realista at ang riot police. Gumamit pa ho ng pepper spray ang riot police para itaboy ang libo-libong realista na pawang nakasuot ng itim na t-shirt. Inakusahan din po ng riot police ang mga realista ng pangaharas at pananakit sa isang bisita sa Hong Kong at sa isang mamamahayag.
Lima pang realista naman ang nagdagdag sa halos 600 realista na dinakip ng mga otoridad mula nang magsimula ang mga rally nitong buwan ng Hunyo. Well, yung mga nagtatanong po, ano mga mangyayari doon sa mga maapektuhan yung flights nila? Eh, hindi lang po Hong Kong, pati yung mga apektadong pasahero galing ng Pilipinas o pauwi ng Pilipinas na dadaan via Hong Kong Airport. Maaari daw pong i-rebook o kaya i-refund ng libre ng mga pasahero ng Philippine Airlines sa mga flights na apektado po naman ng gulo at protesta sa Hong Kong. Ayon po kay PAL spokesperson Cielo Villaluna, walang kadagdagang babayaran ng mga pasahero na magre-rebook sa loob ng 30 araw mula sa orihinal na petsa ng kanilang biyahe. Iyan na po ang ating mga balitang bago, mga balitang on the go. At sa oras po nating 46 minutes, makalipas po naman ang ating alas 5 ng hapon, ipakilala na po natin ang ating mga bisita rito sa studio. Panauhin po natin ngayon ang Director ng Philippine Marine Corps Public Affairs Office, si Captain Felix Serapio Jr. Philippine Navy pala siya. Philippine Navy Marines. Philippine Navy Marines. Yes, sir. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon din po, sir. Magandang hapon, sir. Yeah. Magandang hapon din po sa lahat ng ating tagapakinig. At may mga bisita rin po tayong binibini. Yan, okay? Sila po ay miyembro ng Philippine Marine Corps Officers Spouses Association. Ibig sabihin, mga sundalo po ang kanilang mga husband, yung kanilang mga mister. Si Mrs. Donna Gigantone. Tama ba pagka-pronounce ko? Yes, sir. Magandang hapon po, Ma'am Donna. Good afternoon, sir. At si Mrs. Diwata Baradi. Okay. Good afternoon. Good afternoon. Mga member po sila ng Philippine Marine Corps Officers Spouses Association Incorporated. Bagitin nyo na lang yung name na nasa likod. Sino po kasama natin dito? Balnao. Yes, sir. Ma'am Balnao po, sir. Ano po? Ano pong rango? Sergeant Balnao. Okay, okay. Huwag na po kayong tumayo. Wala naman po tayo sa operation. Narito po sila, mga kaibigan, para i-promote ang isang marathon. Ah, Philippine Marine Corps Marathon. Sige nga po, Captain Felix Serapio, bigyan kami ng detalye. Kailan ho ba gagawin ito at sino ang magpa-participate dito, sir? Yung marathon natin ay hinuhold natin. It's on its 5th year already. Mm-mm. At ginagawa natin ito in conjunction sa celebration ng ating Philippine Marine Corps birthday, which is held every 7th of November every year. Mm-hmm. And ang Philippine Marine Corps Marathon ay isa sa mga aktibidades natin para maka-generate ng funds na ibibigay natin sa tulong ng Philippine Marine Corps Spouses Association Incorporated para sa ating mga programa, at isa na dito sa mga programang ito ay ang Philippine Marine Corps Wounded Warrior Rehabilitation and Reintegration Program na tumutulong at nagbibigay financial sa mga sundalo natin na nagtatamo ng casualties. Alam naman po natin na ang Marines ay nadideploy sa mga kung saan medyo magulo, sa mga lugar na magulo ang ating bansa. So, yung mga tropa natin na nag-incur ng casualties ay sinusuportahan ng programang ito. Itong nakikita nyo ngayon sa not screen natin, ito yung last marathon ninyo, no? Noong nakaraan. Ha? Tama ba yun? Yung mga pictures po na yan, sir. Yung mga pictures, yes, sir, na ito. Yan. Yes, sir. Ito, ba, maganda pala. Sa madaling araw. Yes, sir. What time in the morning? Ang first, yes, ma'am, batch, ang 42 kilometers will start at 4 a.m. Mm-hmm. Ang 25 kilometers will start at 4:30. Wow, ganun kaaga, ha? Ryan, gabi pa lang, mag-ready mo na yung running shoes mo, ha? Hindi, ang ihanda ko dito yung gamot natin. Gamot sa Rayuma. Okay, so ayan, ito po, ganun po kasaya ang mangyayari. Saan po gay held ito? Sa Ternate mismo? Sa Ternate, sa Marine Base, Gregorio Lim. Ito yung training ground ng ating mga Marines. So, yeah, ang mga runners, magkakaroon ng chance na mapanood ang ating mga Marines. Oh, wow! So, pati Marines po at kahit mga civilian po, pwedeng sumali? All civilians, especially yung ating mga gustong tumulong para sa ating Marines. Ang takbo na to, sir, ay napaka-espesyal. Bali, hindi lang natin napopromote ang ating health dito, kundi ito ay tulong na rin para sa ating mga Marino.
Ano yung kulay orange? Ano ba? Helmet ba yun? Yes, sir. Yung helmet, sir. Akala ko gore. Yes, sir. Helmet na kulay orange. Aba, yes, hindi siya camouflage, ha? Hindi patig, hindi gaya-ganang ganyan. Yes, sir. Pang yes, prize sir. Natin yan, sir. So, ayun. First place, second place, and third place. Both female and male category. Mm-hmm. I see. Paano nyo po naisip ito, Ma'am Donna? Ito'y pang-ilan na? Pang-anim? Fifth na siya. Philippine Marine Corps. Okay. Marathon. Bakit nyo po naisip ito? Ito, kapo supportado kayo ito o kayo nag-spearhead talaga po nito? We are supported, right? Supported, actually, okay. Ano to, sir? Patterned after the U.S. Marine Corps Marathon. May marathon kasi sa U.S. Yeah. Marines na pinatawag na People's Marathon. Ah, okay. Parang pinattern natin doon. Dito ngayon, for the benefit of wounded soldiers yes. Then. Yes, sir. Yes, ma'am, baka may gusto po kayong idagdag na imbitahan sa mga... I would like to invite everyone if you can join us on October 27, 2019. Interested participants may proceed to the following registration sites. We have the Garmin Glorieta 5 at Space 304, Level 3, Glorieta 5, Makati City. Also, Garmin, the UP Town Bonifacio, third floor, Uptown Place, Fort Bonifacio, Taguig. And Garmin Mega Mall, second floor, Mega E, SM Mega Mall, Mandaluyong City. And Garmin in MOA, Unit 181, Ground Floor Entertainment Mall Building, SM Mall of Asia, Pasay City. And also, Lagalig Store, Lower Ground Floor, SM City, North EDSA, Main Building, North Avenue, Quezon City. And at the Marine Corps Special Service Office, the Jurado Hall, Bonifacio Naval Station, Taguig City. We also have an online registration. Runners can deposit or transfer the payment through BPI. Can we say the account number, sir? Sige po, pwede naman. Balbala pa doon sa ano. Di ba naka-plus doon? Sige, sabihin niyo lang po. Pwede naman. Account number 0091-079291. Account name is the Philippine Marine Corps Officer Spouses Association Incorporation. All right. Okay. So, Captain Felix Serapio, ano ba talaga ang trabaho po ng isang Marine? Pag sinabi mong Marine, isip natin siyempre tubig, di ba? Yes, nasa sir. Tubig. Sila yes, po yung nasa tubig. Yes, ano ang kaibahan ng Marine sa Navy? Ang Navy, di ba, sa tubig din yung operation. Yes, ano nila kay ano ang kanilang difference between Navy and Coast Guard? Pag sinabing Marine po, ito yung talagang frontline na kumbaga combatant. Sila ang sabakbakan, tama yes, po ba? Ang Navy po, ang Marines po ay under pa rin tayo ng Navy. Navy. Yes, sir. Mm-hmm. Ang Navy is divided into two, which is yung Philippine Fleet. Yan po yung mostly nagmamana ng mga barko natin. Mm-hmm. And yung Marines. Marines. Ang Marines po ay ang Navy sa projection ng power sa land. Mm-hmm. So, being a maritime nation, na archipelagic po yung nation natin. So, napaka-importante na maging malakas ang Navy natin. Mm-hmm. Hindi lang sa sandata, kundi pati na rin yung moral and welfare ng mga sundalo natin. Mm-mm. So, yan po yung pinagkaiba natin sa Coast Guard po is more on the police sila ng sa coastline ating natin. Mga dalampasigan. Oh, yes, sir. Coastline. Mm-hmm. And yung Navy po is yung ating naval power, yung projection natin ng ano. Ayun. Yes, okay. Sir. Ang training kasi ng Marine sa tubig at sa lupa. Yes, sir. Ba? Isa sa training namin yan, sir, na because of the amphibious nature ng Marines, na nakikita ng Marines ang waters natin, maritime waters natin, na as an avenue of approach to conduct an operation, utilizing yung mga barko ng ating fleet. Okay. Mamaya, tatanong pa ho natin, sino pwedeng sumali dito? Sino pwedeng mag-qualify para sumali sa marathon nila? Napaka-active. Hindi lang sabi nila kanina, hindi lang mga sundalo, hindi lang po mga miyembro ng ating uniform personnel, kundi pati mga civilians, pwede rin pong sumali. Mamaya po, antabayan ninyo. In the meantime, labas muna muli tayo ng himpilan para tumanggap na isa pang Metro Patrol Report. Metro Patrol. Si Louis Angeles, ang ating Metro Patrol, nakatalaga sa lalawigan ng Bulacan. May balita. Tata Louis, magandang hapon. Magandang hapon sa ating mga tagasbaybay at sa ating mga bisita.
Patay ang dumayong pinaghinala ang apo, sir, habang nakatakas ang kasama nito matapos makipagbarilan sa magdamag na buyback operation ng pulisya sa Bulacan. Kinilalan ni Bulacan Police Director ang napatay na si Romeo Calagias, 52 years old, alias Botong at residente ng Barangay Lulumboy, Bukawi. Ayon sa report ni San Rafael Acting Chief of Police, Lieutenant Colonel Lorente Acute, nakatunog si Botong na pulis ang kanyang nabentahan, kaya hinarurot ang motor at namaril. Hinabol naman ng mga pulisya ang, at napilitang gumantin ng tutok na kinamatay ni Botong at mabilis na nakatakas ang hindi kilalang kasama nito. Nakuha sa lugar ang 5 sachet na pinaghinala ang shabu, caliber 28, mga bala, basyo ID at buyback money. Samantala, arestado naman ang 6 na pinaghinala ang tulak na sina Evangeline Doctor, 41, Regional Nagman, 46, Warren Punalabe, 32, Greg Herbert Francisco, 39, LG Badonada, 23, at Eddie Alagier, 42, na aresto ang mga suspect na sa magkakahiwalay na buyback operation ng pulisya sa bayan ng San Rafael, Pandi at Malolos. Nakuha sa kanila ding 6 na sachet na pinigyan nila ang shabu at buyback money. Ito si Metro Patrol Luela Segula sa Intinang Metro Dunakal, DWI. Metro Patrol. Maraming salamat, Tata Louie Angeles, sa Metro Patrol reporter natin mula sa lalawigan ng Bulacan. Teka muna, break muna tayo sapagkat alam niyo po, marami hong sakit ang lumalabas ngayon. At dahil dyan, alam niyo ba na maraming benepisyo po sa ating makukuha sa pagkain lamang ng guyabano? Yes! Guyabano ang tinalaga at binansagang superfruit. Parang Superman eh, superfruit. Hindi ka lang po siya naka-uniform, no? Pero nakakita na ba ka ng guyabano? Ayan po, yung guyabano sa screen natin, no? Yung guyabano, yan, pahinog na po yan. Super sustansya po ng guyabano. Mga bitamina at nutrients ang ating makukuha. Anong tawag nito sa English? Sour soap. O guyabano, kasi medyo masim-asim po siya. At meron pong ilang scientist o scientificong pag-aaral tungkol sa guyabano ang nagpapatunay ng bisa nito bilang panlaban sa ilang sakit gaya ng arthritis, yung sakit natin, Ryan. Pwede sa atin yan. Diabetes, cancer at iba pang malulubhang karamdaman. At meron po tayong magandang balita. Meron na po ngayong pure concentrated guyabano juice na nasa botelya. Ayan o. Ayun, nasa botelya, oh. Oh. At ito po yung Glow Guyabano Concentrated Juice. Walang halong artificial flavoring. Purong-purong katas ng guyabano. Glow Guyabano Concentrate Juice. Natikman ko na at mamaya titikman ho natin kung talagang masarap ho yan. Available na po yan sa SNR Superstore at iba pang Glow Guyabano Outlets. Tumawag lang po sa landline 810-3707 o kaya mag-text sa 0927-865-9992 or sa 0999-793-2258. Ayan. Gusto ko bang matikman ninyo? Eto, tikman natin ang guyabano. Eto. Cheers muna tayo. Cheers muna tayo. Nagpatimpla na ho tayo. At least dito sa mga bisita natin na... Sabay-sabay ho tayong iinom. Sarap. Fresh pa ho. Guyabano dating. Bayanan na nga ito ng ano ng talent fee kasi nag-endorse na si Captain eh. Parang nakakabata yata itong guyabano. Mula ngayon at sa susunod pang mga araw po, tayo po ay hindi magsasawang uminom ng guyabano habang tumatangkilik sa... At saka sir, gani yata nakagamot to ng ano, cancer sa bulsa kung gagawin mong business. Pwede rin. Oo. Mother ka sa akin. Susupplyan kita. Babalikan po natin ang ating mga panauhin mula sa Philippine Marine Corps at mula sa Philippine Marine Corps Officers Spouses Association Incorporated. Makalipas lang po ang ilang sandali, mag-aalas 6 na po ng gabi. Diyan po lamang kayo at babalik po ang mga balitang on the go dito sa DWIC. Alas 6 na po ng gabi.
Indigo sa DWIC. DWIC. At ngayon, nagbabalik ang On The Go. Well, 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 we're back on air. Balik po tayo sa ating palatuntunan. Alas 6:08 na po ng gabi. Magandang magandang gabi na po sa mga late tuner natin. Yung mga ngayon pa lang po nakapag bukas ng kanila mga radyo o ngayon pa lang po nakatune in sa atin sa social media. Nagpapatuloy po ang programang On The Go sa DWIC 882 sa radyo at kasabay po namang napapanood din sa ating online streaming sa social media sa DWIC 882 o 882. At pwede rin po mapanood tayo sa YouTube, sa Facebook. At Ryan, muli magandang gabi. May mga babatiin na tayo dyan. Go ahead. Ito at babatiin natin si Melda Gonzalez na lagi raw nanonood sa ating programa. At si Mayor Maggie Jimenez, magandang gabi po Sir Gani at si Ryan Go na naman dito sa Hong Kong. Kahit inuulan kami ng rally, mag-ingat po tayo sa mga kababayan po natin dyan na laging nasa rally. Mm-hmm. At syempre si Leti Lataw, good afternoon po. At syempre ang ating kababayan dyan sa Japan, magandang gabi po mga sir, bagyo ngayon dito sa Japan, malakas ang ulan at hangin sa ibang parte ng Japan at kaya po mag-ingat po ang ating mga kababayan. Mm-hmm. Syempre nandiyan si Mercy B. Buhain, marami raw tayong guests, tama raw po yun. At si Rodrigo Aniban, watching from Melbourne, Australia ba? Okay to ha. Yeah. At si JD Bike Shop. Si Joan Copon Oro, asawa ng pinsan ko, nanonood sa atin ngayon dyan sa San Pablo, Laguna. Ayan, ayan. Good evening. Bumati si Mark Birol. Hello mga sir, kumusta po? Ang ating pong malatuntunan ngayong araw ng Wednesday ay kapiling ho natin dito sa Studio Live ang Director ng Philippine Marine Corps Public Affairs Office, Captain Felix Serapio Jr. Muli, magandang gabi po sa inyo, Cap. Magandang gabi po muli. At Mrs. Donna Gigantone, husband po niya ay isang sundalo at siya po ay member ng Philippine Marine Corps Officers Spouses Association Incorporated. Good evening, ma'am. Good evening, sir. At Mrs. Diwata Baradi, member Philippine Marine Corps Officers Spouses Association Incorporated. Balikan ko po. Sa mga late tuner, baka hindi nyo po naabutan kanina, sila po'y nandito para mag-anyaya para sa isang prestigious marathon event na kanilang gagawin. Gaganapin ito sa Marine Base Gregory Lim, Ternate, Cavite. Kailan nga po ito uli, sir? Sa October 27 po ito gaganapin, sir. October 27 ng madaling araw. Yes, sir. So, kung kayo magagaling sa madibang parte, lalo sa Metro Manila, dapat ay gabi pa lang ng Sabado. Nandun yes, na kayo. Sir. Yes, sir. Tama ba? Yes. Kasi madaling araw ito ng Sunday, di ba? Ang kick-off o ang simula ng marathon natin, mga alas 4 na madaling araw. Yes, sir. Depende po yan sa ano, sir, sa haba ng tatakbuhin, sir. Yan. May iba-ibang event, ano? May 5K, 10K, 25, at 42 kilometer run. Ayan. Okay. So, magkano ho, ma'am, ang mga, kumbaga, registration? May registration fee naman to. Magkano at per K? Go ahead, ma'am. Ma'am Diwata. For the distance... Lapit po ng konti sa mic, ma'am. Depende po sa distances na tatakbuhin. Ang 5K run is 700. Mm-hmm. Ang 10K is 900. Ang 25K is 1,400. And ang full marathon or ang 42K is 1,700. Mm-hmm. Ang mga 25K at 42K runners will receive a finisher shirt aside mm-hmm. from the race shirt. Ayun. And meron din pong dog tag instead of the medal na usual na natatanggap sa mga fun run. Ayun. So dog tag, yung sinusuot po ng mga sundalo natin. Gusto ko yung helmet eh. Mm-hmm. Yung kulay orange na helmet eh. Nawalaan niya tao. Sir, practice tayo dalawa, Sir Gani. Tumakbo. Oo, gusto ko talaga yung helmet na orange na yan. Parang sarap isuot. Sige. This is on the 27th of October, araw ng Linggo. Okay. So, ulitin ko uli yung pong proceeds nito. Ay, teka muna. Ito may kinalaman pala sa 69th birthday ng Philippine Marine Corps. Birthday celebration. Bakit birthday ho ang tawag ninyo? Bakit hindi anniversary?
Yes, sir. The Philippine Marine Corps po, tinuturing po namin na isang buhay na organisasyon ang Philippine Marine Corps. Kaya hindi po kami celebrate ng anniversary. Mm-mm. Dahil ang alam po namin na ang Marine Corps ay nag-a-adapt, lumalaki, binibigyan siya ng pagkakataon na mag-improve para sa serbisyo sa ating bayan, serbisyo sa bansang Pilipinas. Ito ba pwedeng sumali kahit hindi ka professional runner? Pwede. Pero dapat marunong kang tumakbo. Hindi yung tumatakbo ka rin, di ba? Mm-hmm. Ang 5K, pwedeng... Ah, sa 5K lang. Yes. Palego, 5 meters pwede kami, pwede hindi 5 meters. Kasi... maaari po, sir. Lahat naman po ay inaanyayahan. Pwede namang tumakbo para, ano, kasi it's for, ano eh, for a cause, di ba? Yes, sir. And mai-enjoy natin ang scenic view ng Ternate. Sa mga hindi po nakakaalam, yung Ternate po ay binansagan nating Boracay de Cavite. Oh, so, dahil may, ano ikaw eh, meron kayong parang resort dun eh, di ba? Yes, tabing, buhangin po sa buhangin. Training grounds. Tabing dagat. Ay, kagaya po ng sinasabi po nila na kagaya ng buhangin sa Boracay. White sand talaga. Yes, sir. Okay. In addition, sir, ang mga runners ang finish line is nasa beach, so pwede silang mag-swimming. Pagkatapos, doon kami sasali ni Ryan tapos sa swimming. Tapos may boodle fight pa po. Yun ang pinaka the best na boodle fight. Ha? Gusto maranasan yung boodle fight. Oo, kahit sardinas lang sa boodle fight. Eh. Gusto maranasan. Di once na-experience ko na po yan kasi parang nag-immersed training, training coverage kami noon. Matagal-tagal na panahon na yon. Doon na nung nasa Channel 5 pa ako, doon sa Ternate Cavite, no? Yes. Nag-crawl kami ng hating gabi, yung madilim na madilim, yung talagang mga ganun. Tapos tinuruan kami gumamit ng compass, 'di ba? Pinaputok sa akin yung 50 caliber doon sa burol, 'di ba? May 50 caliber doon na ipuputok mo 'yan. Okay. So anong gear ang dapat dalhin? Ano ang dapat ihanda po rito? Kailangan running shoes? Ano po para this mabigyan natin sila ng idea, ma'am. Running shoes and may race shirt tayo, sir, yung kasama dun sa registration. We suggest ang mga runners, especially for the long distance, the 25 and the 42K, to bring their own hydration bottles para sigurado po na may ano po sila, may hydration kasi mahaba yung distance. Although, we will have hydration stations along the way, pero ako kasi sa runner ako eh, kaya alam ko na it's a must na may sarili kang hydration. Ayaw. Para in case na maubusan. So tumatakbo talaga po kayo? Yes po. Ito po tinatakbo. Sino mas mabilis po sa ito, mako ni Mister? Alay ko mas mabilis si Mister tumakbo pag kayo humahabol. Pag hinahabol, bumuputok din ho kayo. Marunong kayong... Marunong sir, pero hindi kito matama. Ito, kung ako sundalo, ganito kukunin ko asawa. Hindi ito matama pag bumuputok. How about si ma'am? Kayo po? Tumatakbo rin kayo? Po. Hindi kayo tumatakbo. Pero bumabaril kayo. No, we didn't. Hindi rin. Oh, ito rin, maganda ka sundalo. Si ma'am Donna. Okay. So, kailangan po, mag-ready na sila. Meron ba ditong hindi qualified? O sino pwedeng hindi mag-qualified dito? Yung mga professional ba hindi na pwedeng sumali dito? Hindi naman po tayo nag-aim na ma-declare na champion. Actually, ano lang to, ma'am? Ano lang po ito, sir? Kumbaga yung prestige mo na makasama ang Marines na tumakbo at ma-enjoy mo yung scenic view ng Ternate. And yung ultimate goal natin is for the benefit ng ating programa. Nabanggit niyo yung para sa mga masusugatang wounded warrior, mga sundalo natin, ano? Yes, mga Marines lang, yung mga susugatang Marine lang. Yes. Gaano ba kadelikado po at gaano ka, hindi lang mapanganib kundi gaano ka challenge, gaano ka challenging ang isang sundalo po na pag siya po inapapaharap sa mga operation? Yes, sir. Bali, alam naman po natin na ating sinumpang tungkulin ay napakadelikado. So, bilang Marines po, sa Marines po kasi ay ang hinihingi lang po ng Marines ay yung mga volunteers po talaga mismo. From the Navy, once na nag-join po kami ng Navy, mga volunteers lamang po ang hinahayaan na mag-join sa Marines. Dahil alam po natin na mahirap po ang trabaho ng Marines. Nadideploy po tayo sa mga isla, sa Sulu, Basilan, Tawi-Tawi. May mga deployment din po tayo sa Palawan at may deployment din po tayo dahil kagustuhan ng
Tugigaraw na magkaroon din po ng Marines doon. Mm-hmm. At may deployment din po tayo sa Central Mindanao. Unang-una po mahirap dahil na malalayo ka sa iyong pamilya. At sa pang-araw-araw na ginagawa mo, especially sa lugar ng Sulu at Basila na alam mo na may mga masasamang loob na nandiyan para anytime na may pagbibigyan siya ng pagkakataon ay kukunin ang iyong buhay, napakahirap pong isipin. Tsaka alam mo na yung kalaban mo ay fully equipped. Yes. Na minsan high caliber pa yung firearm nila kaysa sa mga sundalo, di ba? Usually ang kalaban mo diyan mga AK-47 na gamit nila o mga pandin. May mga ganun po rin na baril, pero ang karamihan po na baril nila ay kagaya rin na ng atin pong mga baril. Okay, yung Armalite ninyo. Yes. Yung ang tawag dito, yung long arm, mga ganun din ang gamit nila. Especially sir, nung na-deploy po ang mga Marines sa Marawi, napakahirap po. Mm-mm. Napakahirap po talaga. Kasi yung terrain, mas kabisado ng kalaban eh. Yes, sir. At lugar nila yun, tapos ikaw ang magiging pagkabaga, dayuhan ka sa lugar na yon, sila yung mas kabisado yung ano doon, yung pasikot-sikot. Yes, kumbaga, sir. Diba? Yes, sir. Mahirap po siya, sir. Pero since alam naman po namin at nag-volunteer kami, yun pa rin po yung nananaig sa aming puso, sa aming damdamin at isipan na yung ikabubuti po ng ating bansang Pilipinas. Yan naman po yung iniisip namin palagi. Kahit po maliit lamang po ang combat pay natin, pero hindi po namin iniisip. Meron ba kayo ba yung dinideploy doon sa ano, sa BRP Bonifacio ba 'yon, yung Marine ba yung dinideploy doon sa mga isla-isla natin? Yes sir, may mga deployment po tayo sa isla ng Palawan. Palawan. Sa, yes sir. Mm-mm. Okay. Ano naman sa mga misis naman na sundalo, anong feeling ho ninyo pag alam nyo yung mister nyo nandun sa special operations tsaka talagang dineploy sa, alam nyo, delikado ang lugar. Gaya doon sa medyo talagang infested area ng Abu Sayyaf, no? Okay, Ma'am Donna, ano ang feeling mo pag ang mister mo nandun sa pakikipaghamok na sa kanitutupad ng kanyang tungkulin? Sa akin, sir, sabi nga nila, kasama sa pinakasalan namin yung pagiging sundalo. Actually, I think sa kanila, second priority talaga yung family. Talagang more under service yung binibigay nila. Mm. Pero syempre, lahat ng, alam nyo, hindi kayo makatulog sa gabi, lagi kayong kabado, no? Keep on praying. Oo. Lalo ngayon, madaling mag-text, lalo madaling mag-messenger ngayon pag sa operation. Kayo ma'am, ano po ang... Mahirap. Kasama na ho ba sa pinaghahandaan nyo yun pag nag-asawa ka ng sundalo? Kasama, sir. Mahirap maging asawa ng isang sundalo, lalo na ang isang Marines. Kaya kailangan ang magiging asawa ng isang Marines, isang napakatibay, napaka-strong na babae. Kasi sa panahon na wala sila, we stand as both the mother and the father of our children. Oo nga. May mga baby na ho kayo. May anak na kayo. Okay. Dalaga na, sir. Okay. Eh, inaalaw ba na mag-message, mag-text, mag-live? FB live. Mag-FB live yung isang sundalo sa operation po, Captain? Depende po yan sa level ng kanyang immersion sa operation. Pagka may mga operational commitment at matters po na hindi pinapayagang makita ng public, hindi po siya inaalaw. Pero kung sa mga banda, sa mga support lang naman po siya, at ang intention na at the end ay to communicate with his or her family, hinahayaan. Yes, sir. Oh. With the advent of technology po ngayon, na okay lang naman po yun sa ating service. Lalo kung nasa rest area sila, or R&R ba ang tawag dun? Yes, sir. Pagka R&R, sir, automatic yan, uuwi po sa kanilang mga pamilya. Ayun ba yun? Yes, akala ko yung R&R pupunta sa mga nightclub o beer house. Ganun kasi napaparoon natin sa movie. Yung mga sundalong... Sa movie, sir. Sa movie, yung mga Navy nila, R&R, rest and recreation. Creation sa movie yun. Yes. Pero kayo, pag sinabing R&R, parang kumbaga on leave kayo, bakasyon, yes, uwi sa pamilya. Uwi po sa pamilya. Kumbaga sa estudyante, sem break. Mm. Yes, sir. I see. Okay. Gano'ng karami ho ang tinatarget niyong masuportahan? Although, di ba meron namang pondo ang gobyerno sa mga nasusugatan natin, mga na-imbalid natin ng mga
sundalo, no? May napuputulan ng kamay, napuputulan ng paa o nabubulag. Ito ba ang target po niyo suportahan dito? Ma'am? Wala pong specific na amount. Ang ano lang namin is makabigay ng financial assistance sa aming mga wounded warriors. Hmm. And aside from our wounded warriors, meron din po kaming mga scholarship na binibigay sa mga anak din ng mga anak nila. Hindi lang po actually, ang programs namin hindi lang para sa mga, although it's the priority yung mga wounded warriors. Hmm. Pero yung funds ng PM COSAY, may mga scholarship din kami sa mga anak ng mga sundalo. Okay. Ma'am, mas dali na po. Be-break muna tayo. Babalikan natin bago tayo tumakbo ng tuluyan para makita ko natin yung suportahan natin ng husto itong kanilang mga advocacy para po naman sa kanilang sinusulong na magandang layunin kung bakit sila magkakandak nitong marathon sa pagtangkilik po naman ng Philippine Marine Corps. Alright, babalikan natin ang ating mga panuhin in just a while. May mga ulat pa tayo magagaling sa ating mga kasama sa On The Go Balita ni Ryan Reyes. Alas 6:24 na po ng gabi sa buong kapuloan. Ryan? Pangalan ni Senator Bongo na mapadali ang paghuli sa mga terorista sa bansa kaya nagpahayag siya ng suporta sa panukalang amyendahan ng Republic Act 9372 o Human Security Act of 2007 sa hearing na ginanap noong August 13 ng Senate Committee on National Defense and Security kung saan ay nagsisilbing Vice Chairperson si Senator Bongo at layunin ng panukala na maging mas malakas at maayos ang umiiral na batas para sa kaligtasan at kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. Sinabi ni Senator Bongo na dapat mas madaliin natin ang paghuli sa mga terorista at kailangang i-address ang mga loopholes sa mga kasulukuyang HSA tulad ng pagtanggal ng 500,000 penalty per day para sa false prosecutions ng mga law enforcers. Aniya, kailangan i-define ng maayos ang terrorist acts para maisama ang paggamit ng social media sa terorismo at sana raw pag-aralan ito ng mga ahensya ng gobyerno. Samantala sa ating mga kababayan na nagtatanong tungkol sa Malasakit Center, ang Malasakit Center ay ang programa ng gobyerno na may layuning mapabilis at mapadali ang serbisyong medikal at ng piling DOH and LGU retained hospitals. Ito ay tinatawag na one-stop shops na kung saan ay kinabibilangan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad na lamang ng PhilHealth, DOH, DSWD at PCSO, PAGCOR na makakatulong sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong medikal at pinansyal. Kaya doon sa ating mga kababayan na lagi nagtatanong tungkol sa Malasakit Center, pumunta lamang po kayo sa mga ospital na may Malasakit Center at ang inyong mga pasyente po ay matutulungan ng ating mga ahensya ng gobyerno upang mag-zero billing sa ating mga hospital. Alas 6:26 na po ng gabi sa buong kapuluan. Palatong Tuna On The Go pa rin po ang inyong pinanonood at pinakikinggan. Karagdagang balita pa po natin o update natin dyan sa gulo na nangyayari po sa Hong Kong. Kaya't marami hong mga stranded na pasahero kasama po ang mga Pilipino. Kumikilos na raw po ngayon ang konsulado ng Pilipinas sa Hong Kong para makauwi ang may 50 Pinoy na stranded ngayon dyan sa Hong Kong Airport. Ayon kay Consul Paulo Saret, walang tauhan sa airport na maaring magproseso ng kanilang mga dokumento kaya nagigipag-ugnayan na sila ngayon sa immigration. Dahil dito, inanawagan naman si Saret sa mga Pilipino na ipagpaliban muna ang pagbiyahe sa Hong Kong para hindi sila maabala. Sinabi pa ni Saret na maliban sa abala, ay ligtas naman ang lahat ng Pilipino na nasa Hong Kong dahil inianunsyo naman ng mga protesters kung saan gaganapin ang kanilang pagkilos. Taglay po ng balitang yan, 50 Pinoy na stranded sa Hong Kong ay tinutulungan na po ng Philippine authorities sa Hong Kong. At sa mga balitang on the go, balitang bago pa rin natin, dalawang cabinet secretaries iniimbestigahan na sa isyu ng corruption. Case build-up sa mahigit 6 na po na umano'y tiwaling customs employees tuloy-tuloy. 6 na po, matindi yan ha. Ang dami nitong magkakasibakan dyan, magkagugulong ang ulo ha. Sa update pa rin natin, pinayagan na ng Muntinlupa Regional Trial Court si Senador Laila Dilima
na madalaw ang may sakit niyang ina sa isang ospital sa Naga City. 48 oras ang ibinigay ng korte kay Dilima para naman makadalaw at makabalik rin agad sa kanyang detention center o detention cell sa Campo Crame. Mali na umanong umalis ngayong araw na ito si Dilima para makabalik rin agad sa August 16. Dagdagan po natin ang ating mga pagbati pa sa mga tumututok sa ating palatuntunan, sa ating mga suki. Ryan, meron ba tayong mga on the go viewers na ngayon ay nakatutok sa atin sa social media? Okay, dito si Joan Oro na kanina pa to, no? Tsaka si Mercy Basco, good evening po, watching from Valenzuela. At tsaka si anto si Chito G. Rojas, tama po. Join PMCM 2019 and help our wounded Marine warriors. Okay, yun po. Salamat po. Okay, PMCM. Ito pa yung pinag-uusapan natin. Okay. Philippine Marine Corps Marathon. May mga suki na po kayo ng ating palatuntunan. Mamaya, sa mga hindi po kabisado yung magpagpunta ro, meron naman yatang Seattle, ano? Okay, may masasakyan sila. Okay, babalikan po natin ang ating mga panauhin ngayon sa huling bahagi, huling part ng ating program. Alas 6:30 na po ng gabi, magbe-break lang ho kami para sa karagdagan pang mga balita mula sa ating News and Information Center at magpapatuloy po tayo hanggang 7 p.m. sa on the go sa DWIC. Diyan lang po kayo, oras natin, alas 6:30 na po ng gabi. On the go sa DWIC. At ngayon, nagbabalik ang On the Go. May mga bagong pag-asa pag tayo po ay magsipag-sipag, mga kaibigan. Muli, magandang gabi na po sa inyong lahat. Huling bahagi ng ating palatuntunan, 6:36 na po ng gabi sa buong Kapuluan. Ito pa rin po si Gani Oro dito sa On the Go sa DWIC. Kasama natin si Chris Ryan Reyes, si Doc Go, at ang ating mga panauhin ngayon mula sa Philippine Marine Corps Public Affairs Office at Philippine Marine Corps Officers Spouses Association Incorporated. Captain Felix Serapio Jr., Director ng Philippine Marine Corps Public Affairs Office, si Ms. Donna Gigantone at Ms. Diwata Baradi ng Philippine Marine Corps Officers Spouses Association. Kanina po, nabanggit yun na kanina kung saan pwedeng mag-register. Pero i-emphasize lang natin yung kasi marami ho nagtatanong. So kung 27th ang event po, ngayon pa lamang may mga venue na po, may mga lugar ko saan sila pwedeng mag-register at magbayad ng kanilang tawag dito, fee para po sa pagsali dito sa Philippine Marine Corps Marathon. Pakiulit nga po kung saan sa mga venue po ito pwedeng mag palista. The registration period actually started August 1 and this will be until October 10 of this year. Meron po kami sa Glorieta 5, sa UP Town Bonifacio, Mega Mall, MOA, Lagalag Store, and the Marine Corps Special Service Office. Ayun. For more details, you may check or like our FB page. May Facebook page po kayo. Po, meron po. Anong Facebook page account? Philippine Marine Corps Marathon. Philippine PMCM. Marine Corps Marathon. PMCM. Ayan, takbo na po tayo. At maganda naman ito, inyong mga advocacies. Alam mo yung Marine, napapasabak din yan pag may mga kalamidad, di po ba? Yes, sa sir. Mga operations ninyo o pag meron nung mga pag-rescue. Yes, sir. Oo. Yes, sir. Sa tuwing magkakaroon po tayo ng mga natural calamities, yan, automatico po na ang Philippine Navy, ang Philippine Fleet, at ang Philippine Marine Corps ay bumubuo ng contingent para anytime po na mangangailangan ang ating bansa, i-deploy po sila sa mga iba't ibang lugar po. Ano ba ang uniform ng Marine? Anong kaibahan yan doon sa ibang mga units ng ating AFP? Bali, ang Marines po, ang uniform po natin ngayon, yung tinatawag na pixelized battle dress uniform. Ito po yung tinatawag namin yung digital. Digital siya. Kasi, digital, parang pixelized. Yes, sir. Oh, yun ang kaibahan. Green po. Hindi siya basta camouflage o patigil. Yung camouflage naman army, di ba? Parang camouflage na
Tama ba 'yon? Ang camouflage po ay yung ability na mag-blend sa environment. Ayun, depende, yes, minsan gray, minsan kaki, minsan green. Opo. Kung mapapansin po natin, green ang marines dahil karamihan po tayo nag-ooperate sa mga densely na mga halaman, may mga dense para po maging camouflage po natin siya. Kung mapapansin po natin, sa Philippine fleet ay may pagka-gray siya, whitish gray. Yun po ay sa Navy naman yun, sa dagat. Sa fleet po, opo. So sa inyo kailangan magaling kayo din sa dagat, magaling lumangoy. Yes po, isa sa mga requirements natin po na marunong tayong lumangoy. Kailangan meron kayong background sa scuba diving, tama ba yun? Not necessarily naman po lahat, pero karamihan po, lalong-lalo na sa mga special operators ng Philippine Marine Corps ay kailangan po na marunong ng scuba diving. Kasi ang sabi ko nga po, environment para makapag-maneuver ang dagat, maaari po natin itong gamitin sa pamagitan ng paglangoy, maaari po yan sa pamagitan ng gagamit po tayo ng mga rubber boats o magda-dive po tayo underwater para makapunta po tayo sa ating objective. Pagdating naman sa inyong weapon, ano ba ang issue sa inyo? Long arm, side arm? Anong ini-issue po sa inyo? Yes sir. Meron po tayong mga issue na side arms and long arms. Meron din. Yes po. Depende po sa mission sa ating objective. 45, 38, and 9mm. 45. Yes, sa long arm naman, yung M16. M16. Yung Armalite. M14. Meron din po tayo mga sniper rifles. Ano naman ang inyong vehicle ng Marines? Yung usually, yung operation vehicle ninyo. May mga Simba, ano ba kayo? Simba B-150? Yes, dati? Sir. Meron po tayong B-150 at tayong V-300, yung armored personal carrier. Kamakailan nga lamang po ay dumating yung pinaka-high-tech na tanke ng Marines, yung assault armor vehicle natin, na kung nakita po natin, maaari pong gamitin ito na mag-transport ng tropa mula sa barko, datawid ng dagat at hanggang sa lupa, o maaari rin po itong magdala ng tropa mula sa lupa pabalik sa dagat o sa kabilang isla. Nagbibigay po ito ng proteksyon sa ating mga kasundaluhan, lalong-lalo na po na ginagamit nga natin yung tubig sa mga direct fires, at maaari rin po itong magbigay ng suporta sa ng fire support. Napaka-importante rin po ito dahil sa ating maritime nation, lalo na po yung mga alam naman po natin pagka may mga bagyo, may mga landslide, tapos malapit po sa dagat, nahihirapan po ang ating mga sasakyang panlupa o panghimpapawid man, lalo na kung masira ang ating mga airport. So napakaganda po ng gamit na ito na magkaroon pa po tayo dahil maaari rin po itong gamitin na makapag-transport ng tropa para tumulong sa lugar na nasalanta, at maaari rin po itong makapag-transport ng tubig ay kailangan nila. Yes sir, yun po yung kinagandahan ng sasakyan na to ng Marines. Mga relief of red goods. Yes sir. Meron po tayo nito sa ating inventory na apat, at may darating pa po tayong another na apat na sa katapusan ng ito yung amphibian vehicle ninyo. Yes sir. Parang yun ba yung sinakyan ni MacArthur, tama ba yun o iba pa yun? Kasi yun sa dagat yun, tapos maglo-loan sila. Bumaba kasi sila. Yes, hindi, sir, ito, hindi ka na bababa. Kaya niya sa tubig, may capacity siya para tumakbo sa water. Yes, tapos pagdating sa shoreline, sa land, gugulong na siya. Yes, sir. Kaya nang tumakbo. Yes, sir. Oh, galing. Ang tanong ko lang sa inyo, matapang talaga kayo kailangan sa gera po, no? Kailangan matapang. Ang tapang po, sa totoo lamang po, ang tapang po ay depende po sa pinaghuhugutan natin. Depende po sa rason natin kung bakit po tayo magiging matapang. Lahat naman po ng nakita kong matapang, naramdaman kong matapang, ang unang-una pong pinaghuhugutan nilang tapang ay yung pamilya nila. Pangalawa, yung serbisyo nila sa bansa po natin para sa Pilipino po. Yung mga asawa ng mga sundalo natin, matapang ba si Colonel? Matapang. Opo, matapang. Si Colonel din po asawa niyo? Yes, matapang. Sa gera po, matapang si Colonel. Pagdating sa bahay, sino mas matapang? Si Mrs. o si Misterna?
si Kernel o si Mrs. na? Pareho lang. Ano ako doon? Sir, sa tingin mo, Captain, pagdating sa bahay, sino na mas matapang? Sa ngayon ay hindi ko pa po masagot, single po. Ayan! Play safe. Play safe. Pero siguro depende. Mabait naman si Mister sa bahay po. Mabait po. Ayan. Kayo na matapang doon. Medyo strict lang. Ayan. Kasi sabi nga ng mga sundalo, pagdating sa bahay, anong commander eh. Iyan ang commander. Pero talagang ano, kailangan talaga po ang misis ng isang sundalo. Napakalawak po ng pasensya, pang-unawa. Ano? At saka, siyempre, pag yan ay nasa bahay, kailangan nagpapahinga ho yan, nagre-rest ng kanyang isipan. Nag-iipon naman ng tapang para magdating sa sa operation sa gera. Ay, eto si Ryan, may plano magsundalo to nung araw eh. No. Kailang Boy Scout pa lang po, wala na kami. Boy Scout pa lang na kaagad eh. Hindi na kaagad po masaya. With that, pasalamatan na ho natin ang ating mga bisita ngayon dito, no? At salamat for your time. At tama po ito, kahit medyo malayo-layo pa, October 27 pa ho ng taon na ito, ang inyong special event na ito ay nandito na kayo. Baka meron pa po ako na hindi na itanong sa inyo. Nasa inyo po ang pagkakataon. Unahin natin si Ma'am Donna. Go ahead. Yun lang po. Iniimbitahan namin po kayong lahat na sumali po. Malaking bagay po ito para sa ating mga sundalong marino. Yun lang po. Okay. On Philippine Marine Corps Marathon, October 27. Pero ngayon lang, pwede na po silang magpa-register. Okay. Si Ma'am Diwata Barandi. Again, iniimbitahan ko ang lahat ng mga runners and beginner runners na sumali dito. Male, female, pati male, kids, female, pet po. Pati kids. Yung iba po, sir, ang ginagawa nila buong family, tumatakbo sila. Parang fun run. Family bonding rin yun. Yes, napakagandang experience. Personally, na-experience ko na siya. It's a very fulfilling experience kasi hindi ka lang nag-enjoy, nakatulong ka pa sa ating mga heroes, sa ating mga Marines. So, para naman dun sa mga runners, this is a good training ground, yung mga elite runners kasi napaka-hirap ng ruta, yung 42K. So, especially kung may pinaghahanda ang takbo, magandang gawing training ito. Kung wala silang sasakyan at nakapagbayad na sila ng entry fee, meron bang free na silang sasakyan, yes, shuttle? Meron tayong free shuttle that will take the runners from Fort Bonifacio to the venue po. Fort Bonifacio to venue. Yes. Ayan. Okay. Assembly area at PMC Grandstand. Ano yung PMC Grandstand? Philippine Marine Corps. Philippine Marine Corps sa Fort Bonifacio. Dadalhin sa Ternate, Cavite. Anong oras? At starting pa lang ng 10 o'clock ng gabi ng 26, meron na tayong shuttle that will bring the runners to the venue. Pero siyempre kailangan nag-register na muna, yes, sila. No? Ano to, sir? Yung military trucks po. Isa sa mga, di ba? Yung military nila. Trucks. Okay. Yung gustong maka-experience, makasakay sa military, hindi ko alam anong patay. Military term, designation is M35 trucks. M35 pero mas trucks. Mas kilala po natin siya sa tawag na 6x6. 6x6. Okay. Yung ginagamit pagka mayroong baha. Di po ba? Yes. Yan ang libreng sakay na 6x6 truck at ginagamit din sa operation ninyo, no? So, kung may sasakyan naman po sila, paano makakarating sa Ternate, Cavite? Saan po dadaan? Alam, kabisado ba yung daan? Yes. Basta Cavite lang yan. Pwede namang i-Google. Yes, i-Google na lang sa, po. Sa Waze po, type po nila na Boracay de Cavite. Nandun po ang Marine Base Gregorio Lim. Mm-mm. May kita po nila sa Waze yun na maaari po nila yung sundan. Sir, suggestion, yung mga gustong tumakbo, like family, pwedeng mag-stay there overnight, magdala ng tent. Kami pwede po, doon. Yung family namin, yun ang ginawa. Magte-tent lang kayo doon sa grounds, no? Oo, sir. Maganda kasi yun. Sa beachfront eh. So, mga classmate ng mga anak namin, dinala namin. In-invite. Doon sila mag-overnight before nung takbo. The night before. Tapos swimming. Wow! Doon tayo sa swimming, sa sali. Same break naman to. Oo nga. Same break ba ito? October 27? At saka medyo wala na masyadong bagyo-bagyo nito. Hindi na masyadong maulan. With that, maraming salamat, Captain Serapio. Captain Felix Serapio Jr., Philippine Navy, at siya po ang director ng Philippine Marine Corps Public Affairs Office. Go ahead, sir.
sa inyo pong parting words? Yes, sir. Unang-una po, sir, nagpapasalamat kami sa mga ating mga tagapakinig. At inaanyayahan po natin ang lahat, hindi lamang po ang mga runners natin, hindi lamang po ang mga mahilig tumakbo, kundi ang mga may bukal na puso na kung maaaring tayo mag-join ng marathon na to, na napaka-noble ng cause ng ating marathon, dahil matutulungan natin ang ating mga bayaning marino sa kanilang mga pangangailangan. At may experience natin na tumakbo sa training grounds ng Marines. May kita natin na taas, baba at napakahirap na takbuhin. At lalong-lalo na po yung mga mahilig sa nature. Dahil umaga po ito, napakaganda ng sunrise po sa Cavite. Mm-hmm. At marami pong mga wild animals pa tayong may kita kung ma-appreciate natin yung nature. So inaanyayahan po natin ang lahat. Makasama rin po natin ang mga marino, kapwa na co-marino na tumakbo. At sa katapusan ng ating takbo ay magkakaroon po tayo ng boodle fight na pagsasaluhan po natin ang pagkain. Na sabay-sabay po tayong kakain. Kaya po tinatawag na boodle fight dahil medyo siksikan po. Nakakamay. Gusto kong maranasan niya, sir. Walang keme. Wala ditong pasosyal. Sosyal, di ba? Usually, ano ba ulam pag ganun? Anong ulam? Yung pinakaayaw mong ulam. Yun ang ilalagay kong ulam para matalo ka. Ayoko na. Alam mo sa boodle fight, sardinas at kamatis lang, di ba? Yes. Ano ba talaga pagkain ng sundalo pag boodle fight? Yung pinakasimple lang. Ang pinakasimple po sa ating naranasan ay kanin lamang po at sardinas. Kanin, sardinas. Pag medyo pasosyal siya ng konti, may chicken ng kasama yan. Pinakamadali pong prepare ay ang mga delata. Delata. May mga beans. Ganyan po. Gusto ni Irma, may lechon ng kasama. Ay, hindi po ako makain ng baboy. Bawal. Hindi na. Opo. Okay. Lagyan natin ng chicken. Ayun. Lagyan natin ng beef. Gusto ko tilapia. Isda. Yun. Diba? Inihaw na isda. Pagka diba? May medyo social po. O social ng konti. Meron po yan. Sarap yun. May bagoong. May bagoong. Okra, talong. Kalaban mo yun, sir Gani. The best yan. The best talaga. Okra, tanggalin lang yung seeds. Kasi kalaban ng arthritis yan. Kalaban. With that, masaya pong ating talakayan. Maraming maraming salamat po sa ating mga paruhin. Captain Felix Serapio, sir. Ma'am Donna and Ma'am Diwata. Maraming salamat po sa inyo. You can stay po, ha. Pwede pa kayo mag-stay if you want. Hanggang 7 po tayo ng gabi rito. Magbibigay lang tayo po ng iba pang mga balita dito sa ating palatuntunan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang oras natin, mga kaibigan, meron po tayong 6:52, alas 6:52 na po ng gabi sa buong kapuluan. Nilagang Talong at Bagoong. Sinihiri talaga ito si... Talong at Bagoong. Huwag lang masyado sa Bagoong at baka tayo ay maiguan. Magkaroon ng sakit sa bato. Alright, sa 8 minutong nalalabi po sa ating palatuntunan, balikan natin si Ryan para sa mga balitang malasakit. Kaya ulitin lang po natin para sa mga kababayan natin na nagtatanong about sa Malasakit Center. Ang Malasakit Center ay yun po yung mga katulong na ahensya ng gobyerno na itinayo sa mga piling-piling mga ospital. So para sa mga nagtatanong, ang ating Malasakit Center ay meron na po tayong 4 na Malasakit Center sa buong Pilipinas. Siyempre sa mga nagtatanong, especially dyan sa Manila, nandyan po ang Malasakit Center sa PGH at sa Lung Center po. Kaya dyan sa mga kababayan natin na gusto na makalibre ng bayad sa ospital, ay dun lang po nyo dalhin ng inyong mga kamag-anak na may sakit. At ang ating apat na pong Malasakit Center ay nasa may Valenzuela City Hall. At siyempre, ipapasok natin ang cellular functional water ni Doc Go. Ano po ba yung functional water? Ang functional water po ay pwede po natin magamit, lalo na dun sa mga kababayan po natin na may sakit na cancer at saka mga kidney. May sakit po sa kidney. Ang functional water po ay magagamit po natin dahil ito lamang po ang tubig na may 10,000 antioxidant na mas higit pa sa vitamin C, at meron siyang 57 hertz na as living water, at saka meron po siyang 30 seconds instant cellular absorption, lalo dun sa mga umiinom ng gamot. So pag ininom yung gamot, in 30 seconds lamang i-absorb na po.
ng cells ng inyong katawan. So para po doon sa mga nagtatanong po sa ating cellular functional water, ay maaari nyo pong kontakin ang number nito, ang 0915-210-1728. Ulitin po natin, 0915-210-1728. Okay, Sir Gani. Alright, dun sa mga nagtatanong pa, nagte-text pa sa atin dito kung saan available po naman yung ating binabanggit na guayabano kanina, yung pure concentrated guayabano juice, yung glow guayabano concentrated juice po. Available po yan sa SNR. Kung kayo po yung namimili sa SNR, ayun po yung bottle niya, yung bagong ayan, guayabano glow. Sa mga nais po namang gawing business yan, gusto nyo, kung gusto nyo mag-dealer, tumawag po kayo sa number 8103707. Yung landline ay 8103707. At ang kanilang text line naman, pwede mag-text 0927-865-9992. O kaya 0999-793-2258. Kung gusto nyo hong mag-negosyo niyan, maganda rin po yan. Nakakatulong ka pa sa mga may karamdaman at para din maiwasan yung mga sakit na binanggit natin kanina, yung mga nagkakasakit sa arthritis, diabetes, at cancer, yung mga malulubhang karamdaman, yan po naman ang matutulungan po naman ng ating guayabano juice. Ang kagandahan po kasi niyan ay hindi walang, ano po yan, walang artificial flavoring na... Alam mo, lasang guayabano lang, pero hindi talaga guayabano. Nakuha ng proseso na matagal. Ito maganda, fiber pa. Sapagkat yung katas mismo ng guayabano, nando na po. At yan, iniinom na ho namin ngayon. Sarap ba, ma'am? Sarap, no? Okay. So, meron po tayong 4 minuto na lamang bago sumapit ang... si Angie po ito, staff ng... Ayan, okay. Business people. Oh, thank you, Angie. Maraming salamat sa pagtawag. Si Sir Tem Kabilin, ito yung last time guest natin dito noong Monday. Si Tem, si Joe at saka si Ate Gloria brother. Si Ate Gloria at si Kuya Bong mula sa business people na siya po namang namumuna po rito sa ating pinag-uusapan na mga guayabano juice. Tuloy-tuloy na po tayo at meron na lamang 30 minuto. Maraming salamat po sa inyo mga taga-subaybay. At muli, batiin natin muna yung ating mga taga-panood at taga-pakinig. Yung muli, walang sawang sumusubaybay sa ating palatuntunan. Pakibangit mo muna dyan, Ryan. Ayan, Sir Gani, hindi nagbabasa ang aking ano. Hindi ko na makita. Hindi lumilitaw? Hindi lumilitaw. Sige, basahin natin muli sa ating programa. That may tinitext lang ako rito. Okay. At sa pangalan pa rin po ng ating mga kasama sa produksyon, ng ating technical engineer Fred Belamala Sr., mga news writers po natin, sina Judith Estrada Larino at Krista De Dios, ang ating mga social media producers, sina Yasmin Pantaleon, Crystal May Deyang, at Jezreel Santillan, at ang ating communication assistant si Lynn Legarteja. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Ang programang On The Go po ay inyo pong mapapakinggan at mapapanood Lunes, Miyerkules at Biyernes. MWF po tayo. Bukas wala tayo sa programa at muli tayong babalik on Friday. 5:30 p.m. At itong event nila, pwede nating i-cover to. Puntahan natin doon, i-cover natin at ipalabas natin pag nandito. Iba na po kasi ngayon ang programa sa radyo eh. Hindi yung mga nangyayari ay mas maganda kung napapanood din natin. Baga, may visual na po ngayon ang radyo. Napapanood na, hindi lamang napapakinggan. Dahil mas madalas nga, mas marami pang tumututok sa social media talaga. Oh, marami rin. Kasi nga, mayroon ding, hindi na uso yung transistor radio ngayon. yung mga nakikinig pa rin sa atin sa mga sasakyan, no? May mga nakikinig sa atin sa mga kotse na nababiyahe ngayon na naipit ng traffic. Kumusta ho ba? Medyo maluwag ngayon, ha? Kanina, unlike the other day, noong Monday, grabe talaga. Noong Tuesday. Kasi noong Monday, holiday, di ba? Aluwag. Yung 3 oras kong biyahe mula Novaliches hanggang dito,
3 hours dati yun. Pinakamabilis na yun. Nakuha ko lang ng 40 minutes. Kaya nga. Pag wala talagang traffic, din, malapit maluwag, lang. Maluwag din ngayon. Maluwag ngayon. Siguro, hindi na nagsipagpasukan yung mga tao. Hindi na rin po siguro nagsipagbiyahe dahil sa talaga namang nung Tuesday, eh umuulan maghapon. Karabi ang traffic nung araw ng ano, nung kahapon. Nung nag-uulan na, eh matraffic pa po ang ating mga lansangan. Well, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sa pangalan po ni Doc Rachel Go. Sa pangalan ni Ryan at kami po naman ay magpapasalamat sa inyo. Sa Friday na muli kami maglilingkod sa inyo. Ryan? Okay, hanggang sa Friday po ulit at marami pong salamat sa inyong palagi ang pagtutok sa aming programa. At lagi po naman sa pangalan ni Senator Bongo, kagaya ng kanyang tuwi-tuwi na sinasabi, kami rin po ang aming bisyo ay magservisyo. Bye-bye. On the go sa DWIC.